Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng durian ice candy. Ito na po yung ating mga ingredients. 2 kilong durian na hinog. 1 cup ng cassava starch. Ang gagamitin natin ay itong matling cassava starch. 1 can ng condensed milk. 2 cans of evaporated milk. 2 pakete ng Nestle cream or all-purpose cream. 8 cups ng tubig. At gagamit po tayo ng ice candy wrapper. Ang size po natin ay 2x10. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po ay simulan na po natin gawin yung ating ice candy. Ang first step po na gagawin natin ay lulutuin po muna natin yung ating cornstarch or yung ating cassava flour. So, ngayon, ilagay ko po muna dito yung ating 8 cups na tubig dito sa ating paglulutuan ng ating cassava starch. So, yan. Sisindihan ko na po yung ating stove. Tapos, hihinaan lang po muna natin. Habang hindi pa po siya kumukulo, ay ilagay na po natin kaagad yung ating cassava flour para matunaw na po siya. Yan, hihintayin po natin yan na kumulo na hanggang sa maluto po yung ating cassava flour. Malalaman naman po natin yan dahil yung kulay niya magiging transparent. Ito po talaga yung sikreto natin para yung ating ice candy ay magiging soft. Yan, hihintayin po natin yan na kumulo. Ayan po, nakikita nyo na naging sticky na po yung ating mixture. Pag ganito na po yung consistency ng ating mixture, ay pwede na po nating ilagay yung ating evaporated milk. Bali, yung ilalagay ko ngayon, isang lata lang muna. Yung isang lata, ihahalo ko po yan mamaya dun sa pag-blend ng ating durian. Ayan. Tapos, lalagyan po natin siya ng condensed milk. Bali, ang ilalagay ko ngayon, 1/2 can lang muna. Dahil i-adjust pa po natin siya mamaya dahil matamis po yung ating durian. Ayan, hahaluin lang po natin para mag-blend po yung ating mga nilagay. Hihinaan nyo na po yung ating apoy para hindi po siya didikit sa ating kaldero or paglulutuan, pinaglulutuan po natin. Ngayon, naisunod ko na po itong ating Nestle cream. So, kung medyo namamahalan po kayo sa mga ingredients, pwedeng wala na po ito dahil optional lang po naman po ito kung gusto nyong maglagay. Pero kahit wala po nito, ay pwede rin naman. Magiging masarap pa rin yung ice candy nyo. Kahit wala to. Nakakatulong kasi to para magiging creamy talaga yung ating magiging ice candy. Haluin lang po natin ang mabuti para mag-mix po siyang lahat. Ayan, ready na po ito. Ililipat lang po natin to sa isang lalagyan para mapapalamig po natin. Patayin ko na po yung ating stove. Ayan po, ililipat ko po siya dito sa ating malaking bowl para mas mabilis po natin siyang mapapalamig. Ngayon po, habang pinapalamig po natin yung ating cassava flour mixture na niluto natin kanina, ihanda na po natin yung ating durian. So ngayon, dahil itong durian natin ay may buto pa siya, so tatanggalin po natin yung kanyang buto. Bali yung laman lang po yung ating ihahalo.
Ayan po, natapos ko na pong nahima yung ating durian. So, bali wala na po yung buto. So, ngayon, ilagay ko na po dito yung ating natirang isang lata ng evaporated milk. Tapos, isabay ko na po dito yung ating natirang condensed milk. Bali, uubusin ko na lang po ito lahat. Yung ating, bali, 1 can na condensed milk po yung nagamit natin. Lahat. Ayan, tatakpan po natin para masimulan na po nating ma-blend. Ngayon pong malamig na po itong ating cassava flour mixture, ay pwede na po nating pagsama-samahin dito. Ayan, ilagay ko po dito yung ating flour mixture kanina, or cassava starch mixture. Tapos itong ating na-blend na durian. So yan, hahaluin po natin para magsama-sama po yung ating mga sangkap. So yan. Kung sa tingin nyo po ay medyo sticky pa po siya, or yung gusto nyo po na medyo mapaparami pa siya, pwede ko yung magdagdag ng konting tubig. Pero huwag nyo po masyadong damihan dahil lalapnaw po yung ating ice candy at hindi na siya magiging creamy-creamy. Yung tamang-tamang dami lang. Yan. Ngayon, pag titikman natin, ay medyo matabang pa po. Pwede kayong magdagdag ng condensed or asukal. Nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyong ilagay. Kung medyo natatabangan pa po kayo. Kayo na po yung mag-a-adjust ng tamis niya. So, yan. Pwede na po natin yung balutin sa ating ice candy wrapper.
Ayan na po, natapos ko na pong nabalot lahat yung ating ice candy mixture. Ang nagawa po namin ay umabot po ng mga 50 pieces. So ngayon, ilagay na po namin ito sa freezer na mga 8 hours or hanggang overnight. So yan, ipapakita po namin mamaya or kinabukasan pag matigas na po itong ating ice candy. Ayan na po ang ating durian ice candy, matigas na. Pwede na po natin kainin. Sana'y magustuhan nyo ang ating ice candy recipe ngayong araw na to.